Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon para pag-usapan po natin yung mga basic troubleshooting o kaya mga pamamaraan para mapaandar natin makina ng ating sasakyan. Lalo na kung nagbiyahe ka, tapos paghinto mo, pag-arangkada mo ngayon, biglang nag-up yung makina, tapos hindi na siya andar kapag in-start mo yung makina. So may mga pamaraan dyan guys, o kaya mga sikreto para mapaandar natin uli yung ating makina. O kaya, nandito ka pa lang sa garahe, i-start mo na yung sasakyan mo, hindi aandar yung makina mo, may mga pamaraan dyan o sikreto para mapa-start natin yan. Kaya kung bago ka pa lang nag-aaral sa pagmaneho, napakahalaga na malaman mo ang mga sikreto nito. Kaya, panoorin mo ang video nito hanggang sa matapos sapagkat ituturo ko dito yung step by step na mga sikreto para mapaandar natin yung ating mga sasakyan. At bago tayo mag-umpisa, shout out po sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers. Marami pong salamat sa inyong suporta. Naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. At shout out din po lang kay Sir Chucho. Sir, marami pong salamat sa iyong panonood. Salamat po sa iyong suporta, Sir. At naway mapanood mo ang video ito sapagkat dito natin sagutin ang iyong katanungan. Ang tanong mo, Sir, kailangan bang apakan ng full ang clutch pedal kapag nag-start tayo sa makina ng ating sasakyan? Naway mapanood mo sir ang video ito sapagkat dito natin sagutin ang iyong katanungan at dagdagan ko na lang din po para marami pong matutunan yung ating mga viewers. At huwag na natin patagalin pa, tayo mag-umpisa na. Ganito yan siya guys. Halimbawa, nagbiyahe ka tapos nanakbo ka ngayon sa kalsada, paghinto mo, pag-arangkada mo, biglang nag-off yung makina. Tapos pag start mo ng iyong makina, hindi na siya andar. Ganito yan siya guys. O kaya, nandito ka pa lang sa garahe mo, pag start mo ng iyong makina, hindi na siya andar. May mga sikreto yan siya guys para mapaandar natin yung makina ng ating sasakyan. Ganito yan. Ang unang titingnan mo dyan, siguraduhin mo ang cambio mo naka-neutral. Kasi may mga sasakyan, lalo na sa mga modelo ngayon, na hindi siya andar kapag hindi naka-neutral yung cambio. Pero hindi lahat ng sasakyan hanggang hindi siya andar kapag di naka-neutral yung cambio. May mga sasakyan pa rin na andar siya kahit ang cambio niya naka-engage. Pero may sikreto naman yon para hindi lulundag yung sasakyan mo doon. Kasi kapag naka-engage yung cambio mo, pag start mo na yung sasakyan, lulundag yung sasakyan mo. So ganun ang magiging resulta noon guys. Kapag naka-engage yan sa paharap, lulundag yan sa paharap. Kapag naka-engage yan sa patras, sasali yan siya ngayon ng patras. So delikado yun siya guys kung hindi ka marunong. May sikreto kasi doon para hindi lulundag yung sasakyan mo. Kailangan napakan mong clutch bago mo sa i-start para hindi sasalya yung sasakyan. Ngayon, ang problema naman doon, kapag nakalimutan mo naman siya, naka-engage pala siya, tapos bigla mong bitawan ang clutch, lulundag yun siya. Kaya delikado yun siya, mag-accidente ka. Kaya ang sikreto talaga dyan, ang pinakatamang procedure talaga dyan, kapag nagpa-andar tayo sa ating mga sasakyan, kailangan naka-neutral siya. Maliban lang siya kung kailangan mo talaga siya na i-cambio siya bago siya paandarin. So mamaya pag-usapan natin yan para malaman natin ang mga sikreto na yan. Ngayon, kailangan bilang isang nag-aaral sa pagmamaneho, kailangan siguraduhin mo ang sasakyan mo naka-neutral. Ngayon, kapag naka-neutral lang iyong sasakyan tapos hindi pa rin siya andar, ganito yan siya guys. Kung ang sasakyan mo may sensor na transmission, ang transmission kasi natin guys, lalo na sa mga modelo ngayon, mayroong tinatawag na sensor. Mayroon siyang indicator. Yan. Malalaman mo dyan kapag nagka-neutral ng iyong cambio o kaya naka-drive, ganyan. Ngayon, siguraduhin mo nga ang sensor mo neutral siya pagtingin mo dito ngayon sa indicator. Kailangan naka-ganyan siya. Bakit? Kapag naka-drive yan siya, yung indicator mo, ibig sabihin doon, naka-drive pa yung iyong transmission. Hindi aandar ang iyong makina kahit anong gawin mo pag-start yan. Ganun yan siya guys. Kaya magtataka ka, bakit wala siyang rigondo? Bakit? Naka-drive pa ang iyong transmission. Kaya siguraduhin mo, kapag start mo, tingnan mo ang iyong dashboard kung ang indicator mo naka-neutral na siya. Bago mo yan siya i-start. Mangyayari lang yun siya guys, nga ang indicator mo naka-drive siya kahit naka-neutral ng iyong cambio kapag may trouble ang iyong sensor. Nagka-problema yun siya. Hindi na siya mag-neutral. Kaya lagi na lang siya naka-drive. Kaya pag start mo ngayon, kahit naka-neutral yung cambio mo, hindi na siya mag-start. Bakit? Naka-drive pa rin siya. So ang ginagawa naman noon guys, tinatanggal yun siya, nirerekta na lang yun. Tinatanggal yung connection sa sensor. Nirerekta na lang yun siya. Kaya mag-neutral na siya. Saka mo pa lang siya mapaandar ang iyong makina. So ganun yun siya guys.
Pero remember guys ha, hindi lahat ng sasakyan mayroong sensor yung transmission, mayroong siyang indicator na ganito. Malalaman mo lang siya guys kung ang transmission mo mayroong siyang sensor, mayroong siyang indicator. Yan, ganyan. Yan. Makita mo siya kung naka-drive o kaya naka-neutral. So yun ang technique doon guys. O palatandaan na ang transmission mo mayroon siyang sensor, mayroon siyang indicator. So ganun siya guys ha. Kaya lagi nating tandaan, hindi lahat ng sasakyan mayroong sensor yung transmission. Mayroong mga sasakyan na walang sensor yung transmission. Kaya siguraduhin natin bilang isang nag-aaral sa pagmamaneho o kaya driver ka na, siguraduhin natin nga ang cambio natin naka-neutral yan siya bago natin i-start yung ating mga sasakyan. So, yun ang unang sikreto dyan para mapandar mo ngayon ang iyong sasakyan. Ang pangalawa dyan nga sikreto guys, kapag hindi pa rin umandar ang iyong sasakyan, tingnan mo yung battery. Siguraduhin mo nga ang battery ng iyong sasakyan, okay yung kuryente. O kaya, tingnan mo ngayon yung puste, yung clam niya, kung hindi pa siya maluwag. Kasi minsan doon siya nagka-problema guys. Kapag maluwag yung clam sa puste, malalaman mo naman kasi yan siya, kasi magalaw mo yan siya. Kaya kung maluwag yon, higpitan mo yan siya para maging good siya uli. Pag i-start mo tapos wala pa rin siyang rigondo, ang pangatlo mo dyan na tingnan, i-check mo yung fuse ng starter. Baka may problema sa fuse ng starter. Minsan kasi napuputol yung fuse. Kaya magtataka ka na lang kahit anong start mo, hindi magrigondo yung starter. Hindi andar yung makina mo kasi may problema ngayon yung fuse starter. Kaya i-check mo yun siya kung good ba siya o hindi. So yun ang pangatlo guys. Ngayon yung pang-apat naman, na sikreto para mapaandar natin yung ating sasakyan, apakan mo yung clutch. May mga sasakyan na hindi siya andar kapag hindi anapakan yung clutch. Ang pag-apak sa clutch guys ha, kapag nagpaandar tayo ng ating makina, ng ating sasakyan, kailangan full ang pag-apak noon bago mo yun siya paandarin. Ngayon, hindi lahat ng sasakyan na kailangan mong apakan ng clutch kapag nag-start ka ng iyong makina. May mga sasakyan na aandar pa rin ang makina niya kahit hindi mo apakan yung clutch. So ganun yun siya guys ha. May sikreto naman kasi yan siya guys eh. Walang rigondo yan siya, yung starter mo. Kaya, ang gagawin mo nga sikreto dyan, apakan mo yung clutch. Pero hindi lahat ng sasakyan guys ha, katulad ng binabanggit ko, na hindi siya andar kapag hindi mo apakan ng clutch. May mga sasakyan nga andar siya kahit hindi mo na apakan ng clutch. So ganun yun siya guys, ang mga sikreto doon. So yun ang pang-apat. Ang pang-lima naman guys, na sikreto para mapaandar natin yung ating sasakyan, apakan mo yung preno. May mga sasakyan nga hindi andar kapag di mo apakan ng preno. Pero hindi lahat ng sasakyan nga hindi siya andar pag di mo apakan ng preno. May mga sasakyan din na andar siya kahit hindi ka nakapag sa preno. So ganun yun siya guys. Ang karamihan naman dyan, yung mga modelo ngayon, hindi siya andar kapag di mo apakan ng preno. Kaya kailangan apakan mo yung preno niya. Oh, so ganun yun siya guys. Ang sikreto lang noon guys, wala siyang rigondo. So ganun yun siya. Kaya ang gagawin mo, apakan mo yung preno bago mo siya i-start. So ganun siya guys ha, ang lima na sikreto. Ang panghuli natin nga sikreto guys, yung ikadyot. Halimbawa, nagbiyahe ka, tapos yung sasakyan mo, paghinto mo, pagkarangkada mo, nag-off yung makina, tapos kahit anong paandar mo, hindi na siya andar, pero may rigundo siya, pero mahina yung rigundo niya, di kaya niya paandarin yung makina. So ang gagawin natin dito, ikadyot. No. Pag di silang sasakyan mo, tapos manual transmission siya, napakadali niyang paandarin pag itulak siya. Tawag na ikadyot. Ang gagawin naman noon, itulak yung sasakyan, kakambyo ka ngayon ng primera o kaya segunda, tapos pigilan mo lang yung clutch mo habang nananakbo ka. Pag alam mo na na medyo matulit-tuloy na yung takbo, bigla mong bitawan ngayon yung clutch mo. Oh, so ganun ang sikreto noon guys. Gaganon yung sasakyan mo noon, tapos sabayan mo siya ng starter. Sabayan mo siya ngayon ng accelerator. Gaganon yung sasakyan mo noon. So, yun ang sikreto noon guys para mapaandar natin yung ating mga makina. Lalo na kung emergency na talaga. Halimbawa, nanakbo ka, tapos paghinto mo, pag-arangkada mo ngayon, biglang nag-off yung makina, tapos hindi mo na siya mapaandar, tapos nandyan na yung recoil, nandyan na sa likuran mo. So, kailangan gagawa kayo ng paraan. Ang gagawin mo ngayon, i-cut-jut mo yan siya, tapos itulak yan siya sa sasakyan mo, tapos kakambyo ka ngayon ng primera o kaya segunda, tapos sabay mong bitawan yung clutch mo. Oh, so ganun yun siya guys ang sikreto doon para mapaandar natin yung ating sasakyan. Pero hindi lahat ng sasakyan guys ha, pwede natin siyang ikadyot. Di ba? Yung mga automatic transmission, pagkakalam ko, hindi yan siya pwedeng ikadyot. Maliban lang siguro sa may mga sikreto dyan.
Kaya kung mayroon kayong nalalaman patungkol dyan sa pagkadyot na yan, pwede nating i-comment dyan para madagdagan yung ating kaalaman, hindi lang sa akin, hindi lang sa'yo, kundi sa mga manonood, may malalaman din sila patungkol dyan sa automatic transmission. Kasi pagkakalam ko sa automatic transmission, hindi siya pwedeng i-gadget. Ang pwede lang i-gadget para umandar yung mga manual transmission. So yun siya guys, ang sikreto doon. Para hindi ma-raker o para mapaandar natin ating sasakyan, kailangan natin siyang i-gadget. Itulak natin niya siya, tapos cambio tayo ng primera o kaya segunda, tapos pigilan lang natin yung clutch. Habang nananakbo na yung sasakyan mo, kapag nanakbo na yan siya, alam mong medyo matulin-tulin na siya, bigla mong bitawan ngayon ng clutch. Sabayan mo siya ng accelerator. Gaganon yung sasakyan mo niya, guys. So, ganon yun siya, guys. Ngayon, tip na lang din po, guys. Hindi maganda yan sa ating mga sasakyan, sa ating makina ng ating sasakyan, kapag lagi mo yan siyang ginagawa. Halimbawa, isang taon mo na siyang ginagawa, lagi mo siyang kinakadyot, pandar, hindi yan siya maganda. Bakit? Posibleng masira yung makina mo dyan. Maggagawin lang natin yan for emergency, kailangan mo na talagang umalis. Halimbawa, may raker na sa likuran mo, kailangan mo nang ipaandar yung sasakyan mo, itulak mo yan. Pamamaraan mo para mapaandar mo yung sasakyan. Pero, hindi yan siya maganda pag lagi mo na siyang ginagawa. Bakit? Nakasira yan siya ng makina. Bakit? Pwersahan kasi yung pag-andar niya ng makina, guys. Eh. Oh. Lalo na kung sa umaga, ang langis mo nasa baba pa lahat, tapos itulak mo yung sasakyan mo. Bigla mo paandar yung sasakyan mo. Ingay kadyot. So, hindi yan siya maganda sa makina ng ating sasakyan. Yung ganun. Katulad na sinabi ko, for emergency lang yan siya, kailangan natin siyang itulak para mapaandar siya. So, yun ang gagawin natin. Pero, hindi siya maganda pag lagi mo siyang ginagawa. So, ganun yun siya, guys. So, yun ang mga pamaraan, guys, para mapaandar natin yung ating mga sasakyan. Yun ang mga sikreto niya. So, yun lang siya, guys. Maraming pong salamat. Naway may natutunan kayo. Naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. Salamat guys sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.